Magandang araw po o magandang hapon o magandang gabi po sa minamahal ko mga kababayan. Sana po kayo naroon sa panig ng mundo. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At dalangin ko na patuloy kayong sinusubaybayan ng ating Panginoon at pinagpapala ayon sa mayaman niyang biyaya, mayaman niyang habag at pagmamahal. Mga biyayang talagang kapuri-puri, talagang purihin ang Diyos, ang buhay nating Diyos sa kabutihan at katapatan niya sa buhay ng kanyang mga lingkod. Sa ating pong salita ng buhay, ang programang Salita ng Buhay ay nagpapatuloy po na mapapakinggan sa Facebook, sa YouTube, sa iba pang mga apps na makikita ninyo sa screen. At marami po tayong mga magagandang pag-uusapan, at sa session pong ito ang tatalakayin natin ay tungkol po sa kung paano tayo magtatagumpay bilang mga mananampalataya o Christian believers. Alam po natin na nais ng Diyos, kalooban ng Diyos na tayo ay magtagumpay at makapagbigay sa Kanya ng kapurihan. Ano man pong larangan ang pinasok natin, maging ito ay ang ating married life, ang ating career, ang ating pagsusumikap sa pag-aaral, o maging sa larangan ng paglilingkod sa bayan natin, sa minamahal nating bayan, ang Republika ng Pilipinas. Atin pong dalangin na magpatuloy ang progreso na ating nararanasan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, na ito'y magpatuloy sa susunod pang administrasyon, at maihalal po ang itinalaga ng Panginoon na bagong presidente na mayroon pong pusong mapagpakumbaba, pusong kumikilala sa Panginoon at sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, at higit sa lahat, pusong naglilingkod sa kanya at sa sambayan ng Pilipino. Nais po ng Diyos ng ating bayan ay maging maunlad. Nais ng Panginoon na ang ating bayan ay makapagbigay ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Pero paano nga po ba tayo magtatagumpay? Eh, sa anumang larangan ang ating pinagsusumikapan sa buhay dito sa mundong ito. Kung kayo po ay binigyan ng dalawang envelope. Ang una pong envelope ay naglalaman ng mga salitang katanyagan, kapangyarihan, lahat po ng yaman na maibibigay ng mundong ito. Okay? Yan naman pong pangalawang envelope ay patnubay sa Panginoon, karunungan kung paano harapin ang buhay, lalo na po sa mga pagsubok, kalakasan sa panahon ng tayo ay nanlulupaypay dahil nga sa maraming mga pagsubok sa buhay, o kaya na may direksyon, isang palagiang direksyon para hindi tayo mapariwara. Eh?
Ano po kaya ang pipiliin ninyo sa natanggap niyong dalawang envelope? Ano po kaya ang higit ninyong pahalagahan? Okay? So, lahat po tayo, naghahangad tayong magtagumpay. Lahat po tayo ay gusto nating magtagumpay. So, ano po ang nararapat? Una sa lahat, dapat po nating tingnan kung ano ang nasa saad o nakasulat sa banal na aklat, ang Biblia, ang salita ng buhay, ang salitang nagbibigay sa atin ng patnubay. Ano nga po ba ang sinasabi dito? Ang isa pong ilustrasyon o halimbawa ay makikita po sa buhay ni David, ang lingkod ng Diyos na naging hari. Siya po ay malapit ng pumanaw at mayroon po siyang huling habilin sa kanyang anak na si Haring Solomon. Sa panahon pong iyon, nung si Solomon ay naitakdang maging hari, na italagang maging hari ng bayang Israel, ng sinaunang bayang Israel, siya po ay 12 taong gulang lamang. At sobra pong napakarami ng mga Israelita na mga Hudyo na kanyang pamumunuan. Pero bata pa po siya. Meron pong reservations, mga concerns o mga alalahanin sa kanya, sa kanyang puso at isipan. Kaya naman po, nanalangin siya sa Panginoon. Okay? Nanalangin siya ng Panginoon. At ang kanya pong kahilingan ay mabigyan siya ng karunungan kung paano pamamahalaan ang bayang Israel, kung paano ililid o pamumunuan ang bayan ng Diyos, ang bayang pinili ng Panginoon. So, dahil dito, nalugod ang Diyos, natuwa ang Diyos. Okay? Natuwa ang Diyos, nagalak siya doon sa kahilingan ni Solomon. Hindi siya humiling na umaba ang kanyang buhay. Hindi po siya humiling na magkaroon ng mas maraming kayamanan o kapangyarihan. O naman, hindi siya humiling na kamatayan sa kanyang mga kaaway sa pamagitan ng pakikipagdigma. Hindi po niya hiniling ito. So, dahil nagalak ang Panginoon sa kanya, ipinagkaloob sa kanya ang isang ang karunungan, a wise and understanding heart, more than anyone who ever lived on the face of the earth before him at after him. So, karunungan. Dahil hindi siya humiling ng ano pa, ipinagkaloob pa rin ng Diyos ang kayamanan na walang makapapantay nung siya ay nabubuhay pa. Kayamanan at karangalan. Katanyagan na siya ay makilala upang kanyang buhay ay makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Okay? At higit sa lahat, isang mahabang buhay. Pero ang pagpapala pong ito ng Diyos ay meron pong kondisyon. Kalimitan po at karamihan po ng mga pangako ng Diyos ay may mga kondisyon. Ano po ang kondisyong itinalaga ng Panginoon dito? Okay, pagpapalain niya si Solomon dahil sa kanyang pangako sa kanyang amang si David. Pero ano po ang kondisyon? Okay? Basahin po natin sa Biblia. Okay? Doon po sa
Unang mga hari, sa ikatlong kabanata, okay? Sa English po, 1 Kings, chapter 3, magmula po sa verse 10 hanggang verse 14. Apat na verses po. Sabi po ng Panginoon sa kanya sa panaginip. Okay? Pero makatotohanang nakipag-usap siya kay Solomon sa pagkakataong iyo bilang sagot sa kanyang kahilingan na mabigyan si Solomon ng pangunawa ng karunungan kung paano po ililid ang bayang Israel. Sabi niyang Panginoon, dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh, ang Panginoon, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungan, karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. So, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Bibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka, so tandaan po natin, at kung mamumuhay ka, yan po ang kondisyon na naitalaga ng Panginoon kay Solomon. Kung mamumuhay ka, ayon sa aking kalooban, ibig sabihin, so kung susundin niya ang kalooban ng Panginoon, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. So may bonus pa, mahabang buhay. Okay? Ano yung ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon muli? Karunungan na walang kapantay. Karunungang mapag-unawa ang mali sa tama. Hindi lamang yon, karangalan. Kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan. At kung susunod nga siya sa kalooban ng Diyos, kung susunod siya sa mga batas at utos ng Diyos, pagkakalooban pa siya ng mahabang buhay. Yun po ang parang laman ng pangalawang envelope na kung tutuusin ay sa pasimula, karunungan lamang ang hiling ni Solomon. Hindi kapangyarihan, hindi pera, hindi katanyagan, at kamatayan ng kanyang mga kaaway. Talaga nga pong nakita ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito po ay nangyari sa maraming pagkakataon ng kanyang buhay, lalo't sa mga naunang mga panahon na kinakitaan po siya ng kakaibang karunungan. Nalalaman po niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Wala pong advisor yun maliban sa kapangyarihang kaloob sa kanya ng Diyos. Maliban sa karunungang kaloob sa kanya ng Panginoon. Nahigit sa lahat, napakalaga kaysa anumang pera, anumang katanyagan, anumang kayamanan, anumang bagay na ino-offer ng mundong ito. Halikayo, ito ang mapapasa inyo. Ang kapalit naman ay ang kaluluwa.
Ang sabi nga po sa aklat ni San Mateo, ang sabi ni Jesus, ang ating Panginoon, nung siya ay nandito sa balat ng lupa, anong pakinabang na makukuha ng isang tao? Mapa sa kanya man ang lahat sa mundong ito. Okay? Ngunit, kapalit naman ay ang kanyang kaluluwa. What profit will it give a man who gains the whole world and yet loses his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ano ang pwedeng ibigay ng tao upang alang-alang sa kanyang kaluluwa? Sa mata ng Diyos at sa mata ng tinatawag na eternal life, higit na mahalaga ang kalooban ng Diyos. Okay? Darating ang panahon, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Okay? Tayo pong lahat ay magsusulit ayon sa ating mga nagawa, ayon sa ating paniniwalaan, ayon sa ating mga pagmamahal o paglilingkod sa Diyos habang tayo ay nasa lupa. Kayo po ba ay nagnanais na maging matagumpay bilang isang magulang? Matagumpay sa inyong buhay may asawa, married life? Matagumpay sa pagpapalaki ng iyong mga anak? Matagumpay sa iyong career o paghahanap buhay? Matagumpay sa larangan ng paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa anumang kapasidad o anumang posisyon na ipinangkaloob sa iyo? Kapag ka po nabigyan tayo ng pagkakataon, naniniwala akong ang lahat ng bagay na mabuti ay galing sa Diyos. Kapag ka po binigyan tayo ng Panginoon o ng isang tungkulin na ibigay sa atin upang paglingkuran ng ating kapwa, pagbutihin po natin. Pagpalain po natin upang malugod ang Diyos, masiyahan ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mabuting bagay. Dapat nating malaman na lahat ng mga ito ay dapat na magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Okay? Tuparin natin ang anumang tungkulin na ibinigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang mga batas, mga utos, mga hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ng Diyos. Sa kautusan ni Moises, hindi lamang sa kautusan ni Moises na siyang pangunahing aralin nung panahon ni Solomon. Sa gayon, susundin din natin ang lahat ng nakasulat sa bagong tipan na kung saan maraming katuruan ang si Jesus. Okay? Nung siya ay nandito sa balat ng lupa. Sa gayon, ano po ang mangyayari? Magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gawain. Magtatagumpay tayo at sasamahan tayo ng Panginoon saan man tayo pumaroon. Sa makatawid, kung titingnan natin ang formula
yung pong formula ni David na ibinigay sa kanyang anak na si Solomon. Simple lamang po, follow God and obey Him. Sundin natin ang Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Kapag ka po sinunod natin ang Diyos, nakakalaya po tayo sa sumpa na ibinigay sa mundong ito. Ano po ang sumpang yun? Ang mamuhay sa puot o galit, ang mamuhay sa jealousy, ang mamuhay sa addiction, sa corruption, sa inferiority, okay, pagiging mahiyain, ang mamuhay ng mapait, ang pananaw sa buhay, ang hindi pagiging mapagpatawad, ang pagkakaroon palagi ng selfishness, okay, at lahat ng mga masasamang bagay na nagpapalugmok sa kaluluwa ng tao. So, tingnan po natin palagi na mahalagang tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Ngunit paano tayo makasusunod kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kung hindi natin binabasa ang Biblia? Ngunit paano tayo makaalam o magkakaroon ng karunungan kung hindi natin kinikilala ang Panginoon? So una po sa lahat, tayo po ay magsuko ng ating buhay sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang sala at tumalima tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Kanya, tanggapin natin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito kasi ito po ang daan upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Napakahalaga po nito, higit na mahalaga kaysa anumang katanyagan, anumang pansalapi, anumang kapangyarihan, higit na mahalaga ito. Dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, nakasama ang Panginoon. Ang tunay na tinatawag na tagumpay, ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos o salita ng buhay, ay pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Ang tunay na tagumpay ay paglakad sa mundong ito, nakasama siya sa kamang pumareon at anuman ang ginagawa mo. Ang tunay na tagumpay ay kilalaning ka ng Diyos. Pakinggan ang boses mo, pakinggan ang panalangin mo at pagpalaing ka sa lahat ng inyong mga gawain. Muli po, inuulit ko kalooban ng Diyos na tayong lahat na kumikilala sa Kanya ay magtagumpay. Maari nga pong hindi ninyo kilalanin ang Panginoon at kayo ay nagtatagumpay sa pananalapi. Marami kayong savings. Kilala kayo sa lipunan. May kapangyarihan kayo. Isang hudyat nyo lamang, isang salita nyo lamang ay nasusunod lahat. Maaari nga pong sa paningin ninyo kayo ay matagumpay. Pero kagaya po ng sinabi ko sa pasimula, ano ang pakinabang? Mapasayo man ang buong mundong ito, ngunit mapariwara naman ang kaluluwa mo. Walang pakinabang. Isa ka pa rin
palaboy o mahirap ang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Tayo po ay magpahalaga, pahalagahan po natin ang Panginoon. At mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. Mahalin natin siya dahil siya ang pinanggagalingan ng tagumpay. Hanggang dito na lamang po at nawa po'y maranasan natin ang tagumpay sa tuwi-tuwin. Aanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po ng marami na muli kaming nakapag-aral, nakapagbulay-bulay sa kaunting 30 minuto na kaloob ninyo. Okay? Maalala namin kayo. Maalala namin mahal ninyo kami at kalooban niyong kami ay magtagumpay. Totoo nga po ang tunay na definition ng success ayon sa inyong banal na aklat ay ang makilala kayo at sundin ang inyong mga utos. At kami ay pagpapalain sa lahat ng aming gawain at pangungunahan ninyo saan ma kami pumaroon. Maraming salamat po sa inyong patnubay at pag-iingat, lalo tigit sa panahong ito ng pandemya. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat siya sa amin at pagpalain. Maraming salamat po. Sinasamba namin kayo sa Espiritu at Katotohanan sa ngalang banal ni Jesucristo, ang aming Panginoon na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, kung kayo po ay bago lamang dito, mangyari po, pakiusap lamang po, mag-subscribe po kayo upang palagian tayo magkasama. 30 minutong Salita ng Buhay, ang programa na nasa ilalim ng Filipino World Channel. Mag-subscribe po kayo sa The Filipino World Channel at sa salita, sa programang Salita ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo mula sa Jesus Word of Life dito po sa Canada. Pagpalain po niya tayong lahat. Amen.